So what is up mga ka-Do It Best, welcome to another video. So in this video, so gagawin na natin yung request nyo na battery operated sa TMX155. Pero bago yan, shoutout muna tayo kay Sir Hokage Imasa. Hindi ko alam kung Japanese to or Filipino. Basta yun pangalan niya. Shoutout na rin sa mga kamote riders dyan, 2.0. Then shoutout kay Alibert Dabukol, kay Brian Boyd, kay Sir Ronjo, Sir Ronjo Medalla, kay Sir Allen Dumlao, at saka kay Sir Drew Yanga. So shoutout sa inyo mga Do It Best. So dalawang part yung gagawin kong video, which is yung unang part is battery operated na headlight lang, tapos yung part 2 is full accessory battery operated na yung TMX natin. So bakit ba tayo nagko-convert ng battery operated ng TMX natin? Nagko-convert kasi tayo kasi para for emergency, para pwede nating buksan yung headlight natin kapag hindi naka-open yung makina natin, o hindi naka-on yung makina, or hindi naka-start yung makina. So yung stock headlight kasi ng TMX natin is umiilaw lang kapag naka-start yung makina. So yun, ang kagandahan sa battery operated, kahit hindi naka-on yung makina, pwede natin gamitin yung mga accessories or yung headlight natin. So bago mo ituloy yung panonood, please click mo muna yung subscribe button dyan sa baba, tsaka yung notification bell, para lagi kang updated sa mga video na i-upload ko. Share mo na din to sa may mga nag-tricycle. So yan, so pwede tayong makatulong sa kanila, lalo na sa mga bagong nagmumotor na gamit ay TMX155 at saka TMX125. So actually, speaking of TMX155 and 125, so parehas lang sila ng wiring harness. So hindi ka na mahirapan kung TMX155 or 125 yung gamit mong motor. So parehas lang sila. So sa video na to, so wala tayong puputuli na wire, bagkos magdudugtong pa tayo ng mga wire. So gagamit tayo ng extra wire, tapos bibili ako ng connector para magamit natin sa pagdudugtong ng mga wire. So yun. So meron din akong biniling switch. So dalawang switch yung binili ko, gagamitin natin. So yun, umpisa na natin. Okay, so mga ka-Do It Best, bibili muna ako ng connector. Yung kagaya nito. Sir, merong nabibili na female at saka male nito eh. So isang pares na. So bibili muna ako ng 4 na piraso ng isang pares ng connector na ganito. Samahan nyo ako. Magra-rides muna tayo. So ito yung gagamitin kong on-off switch, mga ka-Do It Best. Yung on-off switch para sa battery operated na gagawin natin. Tapos, yung on-off switch or yung high-low, ito yung gagamitin kong isa. So ito yung gagamitin kong switch, kagaya ng ginamit kong switch dun sa ginawa kong anti-theft kill switch. Kung gusto mo mapanood, ilalagay ko na lang dito sa taas. Click mo na lang yung anti-theft kill switch na ginawa ko. Yan. So, tatlong terminal na ito. Itong gitna yung input, tapos high-low. So, dito yung high, dito yung low. So, ganun ang gagawin natin. Okay? Para sa headlight ko. Tapos, ito yung gagamitin kung pagkakabitan ng switch natin. Ito. So, ito, ikakat ko na lang para maging kagaya nito. Yan. So, pagkakat ko nito, bubutasan ko na lang ng kasinlaki na ito. Yan. So para maikabit ko ito, switch natin dito dun sa handle ng TMX. Okay. Ayun, bibili na ako. Okay. So samahan nyo ako, bibili lang tayo ng connector. Pero ang ganda rin connector, te. Magkano isa? Apat. Gana.
Salamat eh. So yun mga kaluit boys, nakabili na ako ng tatlong connector at dapat apat ang bibiling ko eh. Pero wala na silang stock kaya tatlo na lang ang nabili ko. Doon ako bumili sa electronic shop. Kasi doon, meron na siyang kasamang rubber. So yun, hindi mo na kailangan mag-tape o mag-gumamit ng shrinkable tube kasi meron na siyang kasamang rubber. So umpisa na natin. Okay, so mga kaluit boys, nakalasing ko na lang din tong upuan. Tsaka yung tangke para makita natin yung wiring. Papakita ko sa inyo yung kapasitor. Tapos kakalasin ko din yung headlight kasi doon natin i-trace yung mga wire na pagtatapa natin tsaka tatanggalan natin ang connection. So umpisa na natin. So yan mga kaluit best, mga sir, nakalas ko na yung upuan tsaka yung tangke. Susunod naman natin kakalasin is yung headlight naman para makita natin kung saan tayo magtatap ng switch natin. So dalawa lang screw nito mga kaluit best, dito tsaka dito. So pwede mo nakalasin yan. So yan, ite-trace natin kung alin dyan yung accessory wire. So dun tayo sa accessory wire magtatap mga kaduit best. Okay, so mga kaduit best. Yan. So kung maalala nyo, nung nakaraan, nagkabit ako na voltmeter. So yung voltmeter, ikinabit ko dito sa accessory wire natin. So ito yun. Yan, kung hindi mo pa napapanood, so ililink ko na lang dito sa taas. Tas, click mo na lang kung gusto mong panood kung paano ko kinabit yung voltmeter dito sa TMX155. So ito yung ano, accessory wire nya. Ito yung galing sa susian. So ito yun, dito tayo magtatap ng switch. So yan. Okay mga kaduit best, so ngayon itong white na to at saka yung blue, yan. Ito yung headlight. So ito yung high and low ng headlight. Yung white at saka yung blue. So tatanggalin natin tong white at saka blue. Diyan natin ilalagay yung isang switch natin na high and low. So ito kakalasin ko to. Yan. Tapos ito kakalasin ko din to. So yan yung high and low ng ating headlight. Tapos ngayon, kukuha tayo ng source dito. Dito natin kakabit yung switch sa accessory wire natin. Tapos, itong isang wire na to, yung naiwan is yung wire ng ilaw ng ano natin, ng speedometer. So yan yung speedometer, yan yung ilaw ng speedometer. So assist na yan dyan, hindi na natin kakalasin yan dyan. So ang maiiwan na lang sa light coil natin is yung tail light at saka yung speedometer. So yun ang maiiwang ilaw. O yun yung maiiwang connection dun sa light coil kapag umaandar yung makina. So gagawin natin battery operated lang is yung headlight lang mga kaduit best. Okay? Okay, so mga kaduit best, ang gagamitin natin connector is yung dalawang T-male muna. Dalawang female na binili kong connector para dun sa connector ng high and low sa headlight. Yung kabilang dulo ng wire na to, dito natin ikakabit sa switch.
yung high end to. So i-screw na lang natin to dito. Yung dulo ng wire ng high, tsaka yung dulo ng wire ng low. Tapos yung kabilang dulo ng wire, eto, kakabit natin sa connector para dun sa high end to. So susukatin ko na din para malaman nyo kung gaano kahaba yung kailangang wire. Susukatin ko simula dun sa headlight papunta dito sa switch. So sukatin muna natin. Okay, sa mga ka-dirt paste, nasukat ko na. So ito yung haba nya simula dun sa gagawin nating switch ng high and low hanggang dun sa headlight. So yan, ang haba nya is 19 inches. So 19 inches yung haba nya simula sa switch papunta dun sa headlight. Okay, so kasi alam nyo mga ka-dirt paste, dun ko ikakabit sa tabi ng pinagkabitan kong on-off switch. Yan. So dito ko ikakabit yung high and low switch. So kung napapaisip kayo kung bakit hindi na lang to high and low na switch na to, so malalaman nyo yan dun sa part 2. Dun sa gagawin kong part 2, which is yung full accessory, full battery operated na yung accessories. So itatap natin yun. So magagamit na natin to. So aalisin na natin yung isa. So kayo na lang mamimili kung gusto nyo yung battery operated na headlight or full accessory na battery operated na. So yun ang mangyayari sa part 2. Simple, mas madali lang yung connection nun, yung battery operated na full accessories, kesa dito sa battery operated na headlight lang. Makikita nyo sa susunod na upload, pag na-upload ko na yung part 2 itong battery operated TMX125 at saka 155 natin. Okay, so ikabit ko na yung switch at saka nung wire ng headlight. Okay, so puputulin ko na lang tong dalawa na to. So parehas to, 19 inches. Tapos kakabit na rin natin to, dalawang connector, kakabit na rin natin sa switch. So kakailangan pa natin ng isa pang 19 inches na wire para i-connecta dun. Okay, so bali ang magiging wire natin na 19 inches is tatlo. So tatlong wire na 19 inches. So kukuha pa ako ng isang wire. So ito, kapit muna natin sa switch. So tatlo yung magagamit pala natin mga ka-dirt paste. Kasi yung connector ng on-off switch is ganito rin. So yung male nito. So ngayon ikakabit ko dun sa input ng high and low switch natin yung female nito, para maikabit natin yung on-off switch, main on-off switch ng battery operated natin. So kabit ko na to. So hilahin na lang natin yung mga wire na isukso ko na. Ito yung isa. Ito yung isa. So connecta na lang natin yung sa ito. Yung galing sa switch, yung pinaka main switch or yung on-off switch na kinabit natin kanina. Okay, so
So ngayon, ito naman yung high and low. Yung blue at saka white. Okay. So testing na lang natin muna kung iilaw yung ating headlight. On natin sa susian. Okay, so hindi ko muna ikinabit yung bracket nito or yung holder nito. So medyo matrabaho. So dito ko siya ikakabit. Kasi bubutasan ko pa yon. Tapos i-screw ko dito. Gagawin ko siyang clamp. Tapos kakabit ko siya dito. So pansamantala, hang muna natin ngayon. So iwan na natin to. So ngayon naka-on na to. I-check natin kung ano to, kung high or low. So on natin yung susi. Tapos i-on natin to. Tingnan natin kung alin yung nakailaw. Ayan, so i-off natin. So off na yung ilaw. So tatry naman natin i-switch ng high and low. Iwanan ko tong camera dito. So, i-switch ko sa high and low. Okay, so natapos na natin gawin yung part 1. So sundan nyo yung video na to sa part 2. So that's it for today's video. As always, ride safe and enjoy riding. Peace!